course, may caller tayo. Hello? Hello po. Hello? Hello po, good evening po. Good evening. Yes po. Ang hina. Si, hello po, good afternoon. Good evening po, si Erica po ito. Erica na? Manila po. Saan sa Manila? Sa Pandacan po. Ah, sa Pandacan. Anong height mo? 5'4 po. Ah, okay. Nakatanong pa lang. 24 years old from Manila, na? Apo. Sige. Oh. Anong ginagawa sa buhay ni Erica? Naghihintay ng result ng exam habang nagwo-work. Anong exam ang tinake mo? Bar exam po. Oh! Really now? Apo. Ilang taong ka nag-aral? 4 years po sa law, tapos 4 years po sa college. Okay. Diba, respect. Hats off to you. Ang hirap ng ganyan, ano? Okay lang, no. Why po talaga? Oo. Good luck, ha? I hope you pass the exam. Thank you po. Future attorney. anong what will be your specialization pag nag-attorney ka? Kasi may mga attorney ba na corporate laws, may mga attorney na sa mga annulment na gano'n, nag-focus, may mga attorney na sa taxation nag-focus. Tama na? Gano'n na? Apo. May mga attorney na ano na sa notaryo nag-focus. Totoo naman, di ba? Apo, totoo. Saan ka mag-focus? Kasi po ngayon po, kaka-start ko lang po dun sa work ko po. Sayang naman po kung papakawalan ko, hindi naman din po ganun kabilis lumaki ang sweldo kapag pagkapasa po ng bar. So, ano specialization ang ano mo, pag-focus mo? Ang balak ko po sana, habang nag-o-office po ako sa company po namin ngayon, tumanggap po ng kahit pa isa-isang adoption cases, ganun po. Ah, okay. Adoption cases. Opo. Alright. Para po, na-lesson din po yung mga makadagdag din. Tsaka pa, mapapolish ka, you know? Opo. Kasi syempre, you know, you go to school for 8 years, but the learning starts when you do the job. Tama ba? Opo, tama. School po. Is theory, tama ba? Opo. Ah, di ba? When you go ahead and you do the job, that's when you start learning how to do the job really well. Opo. Ang kagandahan naman po kasi during po nung nag-aaral po ako, working din po ako. So, I have had previous experience po with the law office po. Ah, nice. Louder. Okay, I have questions that I... Can I ask? Okay lang? Okay lang. Nagmamadali ka ba? Hindi naman po. Hindi naman. Are you in favor of divorce in the Philippines? Opo. Okay, now then I have a next question. Opo. Do you think at some point that annulment in the Philippines became business to some lawyers? No. Okay, ulitin natin. Okay, well, maybe business is just such a big word. But do you think it came to a point, or at some point, annulment in the Philippines has become a lucrative practice for some lawyers? Well, honestly, according to our ethics, legal profession is a noble profession. So, of course. It shouldn't be a business. However, honestly speaking po, there are also some ano po talaga na ganun ang nangyayari. So, tama, di ba? Oo. Yes. You know, I have friends na abogado. Ano? And, okay. I honestly, sa kanila ko narinig to. Hindi ko inimbento to kasi hindi man ako abogado eh. Okay. Sa kanila ko narinig to. Maraming malulungkot na abogado. Bakit? Yun sila kakapera. Yung iba dyan eh. Talaga ba? There are only 2 countries in the world, the Vatican and the Philippines, di ba, who do not have divorce. Opo. Anyways, I'm just asking.
I think the Philippines mahirap is pong I think the Philippines is well on its way, diba, to ano, to accepting the reality. No? Pero usually kasi ang totoo po niyan, for divorce can be used by not only lakasan women mo, but also men. Lakasan mo ba? Sorry po. Yung divorce po kasi for me, parang mas magiging, hindi lang siya for women, magagamit din siya by men. So, most often po kasi ang cases ng annulment is by fault po ng men eh. So, kumbaga kung maano po natin yung divorce, hindi naman po sa pinoforce, na pinupush ko na mag-divorce yung mga mag-aasawa, pero... No. Sa mga nakantabay sa atin, ha, don't get us wrong, ha. I am not an advocate of ano, of separated families, ha. No. Opo, it's pero just not, okay, go ahead. Ano po kasi, kung makikita po nila yung reality, hindi po lahat ng marriage is perfect. So, exactly. Ang ano lang po, hindi naman po pagiging hypocritical, pero ganun din po kasi ang nakikita ko usually. So, okay po ako sa divorce. Can I tell you my two cents before we go to your problem? Sige. The thing is, in our country, and I hope a lot of people, especially mababata, kasi mababata, election ngayon eh. Election ngayon, di ba? Oo. The thing is, in our country, we have marriage, no? Opo. We provide a way in. And we provide a way out through annulment. Tama? Yes po. Nag-provide ka ganun lang ng way out, hindi yung padalian. Eh, ganun din naman ang intention nun eh. You're still gonna go out of the marriage. Diba? Okay. Pareho lang yun. Annulment, divorce, come on. Yung mga nagpa-file naman yun, technical na tao ba yan? Abogado ba yung mga yan? Would they know? Diba? Would they know the difference? Ang alam lang nila, it's no longer working with this guy or this girl. I want out. Okay. Diba? I mean, come on. Diba? Ito malupit. Let's stop providing our citizens kasalang bayan. Kung walang divorce. Kasi imagine mo, ha, you can marry someone for 2,500 pesos. Tama? Kasalang bayan. And when it's time for you, if it didn't work for you, hindi nag-work. Halimbawa, you're a farmer. Tindero ka sa palengke. Hindi nag-work sa'yo. You wanna get out. You wanna marry someone again. Kailangan mo mag-produce ng at least 300 to... You know what? I've talked to lawyers. Talagang usap na rin. I've talked to lawyers about this. And the first thing, one of the first few things that they will tell me, budget. It's not kung bakit ka nagtatanong, no. One of the first few things they are going to tell you is the budget. How much you pay for this, for that. Come on. I hope you become an attorney. I'm sure, well, sana ipasa mo na to, ha? And please remember, I had this conversation with you. Opo. Alright? Opo. Pero syempre, pinagdadasal ko rin naman po na sana ipasa ko to. Sana. Opo. Ayaw ko nang maulit. Maulit. Ayaw na. Ako, alam mo, natutuwa ko sa mga tao kagaya mo who has the, yung ano, yung patience and anong tawag nun? Yung dedication to go to school for 8 years. At nag-college ako 4 years, pangalawang taon na iinip na ako. Kasi nung una po talaga, hindi ko siya gusto. Ang gusto ko po talaga maging civil engineer. Eh kaso po sina yung family ko po, gusto nila na maging lawyer kasi madaldal daw po ako. Eh nung in the course of studying though, nagustuhan ko po siya. Na-enjoy mo? Nakita ko yung beauty of law. Hmm. Okay. Alam mo ako lang kung if I can go back, I'd take up ano, law. Hindi can po. Base po sa mga pagre-rebat mo po sa mga tumatawag sa'yo. No, I am 30 years old. Well, I have a classmate who's older than you. Do you believe I'm 30? Hindi po, mga sa ano po sa live stream mo po, hindi naman po. Anyways. Erica,
Before we go on with any conversation, I'd like to say thank you for trusting my wisdom. Kasi, alam mo, nagluloko eh. You know, yan ang, kung meron ka mang inaral sa school na mamanohan, it's about reasons. No, and you're calling my show and I am really flattered. What can I do for you? Opo. Kasi po, ano, engaged na po kasi ako. Congratulations. Thank you po. Antay mo muna yung divorce bago ako bukas. Tapos po, ang ano ko po kasi, if ako po ay Roman Catholic. Ate, pwedeng kulungin mo ng kamay? Roman Catholic yeah, no. po ako. Okay. Si fiancé po is iglesia. Okay. Not the usual iglesia. Iglesia, IDKH po siya. Ano yun? Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus po. Ah, okay. Narinig ko na yan. Abo. So, taga saan si boyfriend? Taga Bulacan po. Oo. Oh, dyan yata siya, dyan yata active yung church na yan, eh, no? Opo. Meron din po sila sa Isabela. Ano rin po. Mostly north yan eh. Naririnig ko sa amin yan, marami. Oh. Opo. Ganito po kasi. Hindi naman po sa masyado akong traditional na tao, pero kasi po, nung simula po nung nagkaroon ako ng malay, as a girl po, nagkaroon ako ng dream na makapaglakad sa aisle, yung pong nasa harapan ako ng altar, ganun po. So, ang ano po kasi sa kanya is, hindi po siya pwede sa atin. I mean, sa church po na Roman Catholic. Okay, this is interesting. Hindi po sila, hindi po siya pwedeng mag-bow down, like, hindi po siya pwedeng mag-sayos na cross. Ibig sabihin, he cannot, even if granting na ituloy niya yung ceremony and maten siya, ibig sabihin, he cannot practice yung tradisyon na ginagawa in the ceremony kasi may mga gagawin doon na bawal. Opo. So kung sakali mo ituloy ito, tatayo lang talaga siya doon. Which is actually blasphemy for people na taga doon. Tama? Ang ano po kasi doon. Ano po kasi, medyo nagbabasa rin po kasi ako ng Bible. So ang ano po nila kasi I know this is something debatable, but I read it po din kasi na yung, like for example, we call the priest as father. Nakalagay po kasi sa Bible na hindi po, wala po, siloso si God. So, we should not call others as father po. So, parang ano nila, na yung parang humarap ka lang mismo sa pare at tawagin mo siya na father is ano, parang kasalanan. So, parang ganun. Saan nakalagay yan? I'm interested. I mean, that's listed. That's listed within the crimes you can commit as a Christian, that you call someone father other than the priest. Tama ba? Ano po siya, nakalagay po sa Bible. Pero hindi siya kasama dun sa sinasabi natin na yung Ten Commandments po kasi is kay Moises pa eh. So, bali ang... Basta isa po siya sa hindi mo dapat gawin. Then, according to your religion and your beliefs? Ano po siya, kay... Nabasa ko rin siya sa ano ng mga Christian because I'm using the Bible of Christian, the NIV. Well, I wouldn't know so much about it because, well, obviously, it's a weird way for you to be asking me this. It's a weird way for me to be admitting to you that I don't really read the Bible now. Sorry po. I'm one of those people who would just do good things to others, diba? And that's my way of being, you know. Anyways, what's your question? Let's go. Kasi if we go down to nitty-gritty at saka mga details ate, I'm sure there will be traditions and practices in your beliefs and in your religion ate that will contradict sa kanya. Tama? And likewise. Okay. At sa kanya, vice versa sa kanya. Anyways, ang problema mo dito is that yung walking down the aisle. You know, if you marry this guy, your dream of walking down the aisle might not happen. Okay.
Kasi po ganito, nagbigay na po ako sa kanya ng ano, ng leeway. Parang nakikipag-negotiate po ako sa kanya. Nasabi ko, yes, we could do the wedding sa garden or di kaya sa beach, ganun. Pero sana, ano, payagan mo naman na sa pari, yung pari yung mag-conduct ng wedding, ganun. But would you like that, ate? That if you're standing there and there's a priest in front of you, all right? Wala akong kinakampihan sa inyo, ate. Yeah. After all, you're using the same book for your faith, di ba? With, you know, different interpretations. That's how I see it. Tama? Mm-hmm. Parehas kayo ng binabasang Bible, tama? Apo. But different take and different interpretations, na? Apo. All right. Anyways, here we go. But would you like that? That if in case ang mag ano pa tawag doon pag pare mag officiate ng inyong kasal ay pare, all right, and then you're marrying the guy, the love of your life, tapos siya nag-officiate, ate, hindi siya naniniwala, would you like that? Kasi po hindi naman po kasi ganito yan, anak. Kasi I'm sure, ate, with your charm, kaya mo siya i-convince, eh. Ayaw niya, makikisa. Diba? Maniwala ka po for 7 years. Okay, I've been trying ganito. Granting, okay? Okay. Granting na pumayag siya. Not because he believes, not because he believes what you believe, but only because gusto ka niya magbigyan. Alright? Okay. But would you want that? That he's there standing by your side going through the ceremony pero alam mo na he would rather be somewhere else. Would you want that day? And then afterwards you look at the photograph and you will say, oh my God, look at your face here. You were not enjoying the moment and we're marrying here. Mm, paano po? No, you're not answering my question. Po? You're just asking a question. Kasi naisip ko na rin po yan. Would you like, yeah, kunyari hukuman to, yes or no, would you like that? No. Kasi po, naisip ko na rin po yan, pero looking at the other way around, paano naman po kung pinupush niya yung civil wedding na lang sabihin natin, tapos ako naman yung hindi ganun kasi. Well, as far as you can see it, ate, kasi kanina, nung pinag-usapan natin, I thought you were after the walking down the aisle part. Okay. Alright? Kasi if you just want the aisle, you can have actually have pwede naman kasing civil na may aisle pa rin. Hindi po, yung altar. Ah, you want the altar. Alright. Kasi parang ang solemn nung kasal kapag ganun, di ba? Well, that yung your statement, ang solemn, I'm sorry. Wait lang. Medyo, okay. I tend to be at some point technical answering your question because I know that you went to school for 80 years. Di ba? And your brain is hard, di ba? Hardwired, di ba? To being technical into discussing things. But when you said ang solemn nung kasal, that's subjective. That's to you. Diba? That's for you. That's according to you. Ang solemn nung kasal. But if I put your fiancé by your side into a ceremony that you think is solemn, sa iyo lang solemn yun. Sa kanya, torture yun. Ako ang punto, ha? It's as if eating your favorite food and making someone eat it, pero hindi talaga gustong kainin niya at all. Alright? So, mga panggay yung mga nanood sa Facebook Live at yung mga nakaantabay sa kanilang mga radyo, lalayuan natin yung practices. Doon lang tayo sa reasons against reasons and consequences. Kasi, you know, sa atin, we are a deeply religious country, ano? Ate, no? So, we can easily offend someone by discussing details. So, no? And, kami po ni Erica sa mga nakaantabay po sa atin, we do not mean to offend any beliefs, alright? We're just going to discuss matters within the premise of their relationship. Okay?
Opo. Tama ba ako, Erica? Okay ba English ko? Opo. Okay ba? Masyadong pasado na po. Okay. All right. I'll tell you my two cents. Okay? Opo. Your fiancé is marrying you. And comes along you is your faith, your, di ba, in your religion and your beliefs in the tradition of how a wedding or a wedding ceremony should be conducted. That comes along with you. Tama? Opo. In your end, Erica, you are marrying a guy that has the same conditions, preferences, premises. Opo. And it comes along with him. I cannot minus, hindi ko pwedeng i-minus sa'yo yung mga bagay na gusto mo at preferences mo into marrying someone. Tama? Opo. At ikaw din, I hope you agree with me, hindi mo pwedeng i-minus sa kanya yung mga bagay na gusto niya. Tama? Now, and you are the only person tonight who can answer this. What is the common ground? Ano po? What is the common ground? It cannot happen in your church. Tama? It cannot happen in his church. So civil wedding is the common ground. That would mean you are not getting what you want, he is not getting what he wants. Tama? So the common ground is the compromise. Pero lalayo lang ko ng kaunti. No, only because I'm telling you this because I am talking to you. Okay? But this is my belief. Naniniwala kasi ako na ang proposal event ng mga lalaki. You know, the proposal. When do we propose? How to do it? Who will be there? Sino nakakaalam? Sino who are going to witness it, 'di ba? How it will be done? In what manner will it be done? Event ng lalaki 'yan. Opo. Gamitin mo sa kanya 'to, ha? Event ng lalaki ang proposal. Kasi pag nag-propose ang boyfriend nyo sa inyo, wala ka ng choice eh. Nandun na yun eh. Kung nag-propose ang boyfriend mo sa jeep, you cannot tell your boyfriend, tapos sa waterfalls po ginawa ito. No. Tama? Nakakuha ang punto ko? Diba? Kanya yun. Hindi mo siya napakialaman at all. Now, why am I saying this to you? Because I want you to tell him yung event na siya ang masusunod tapos na. The wedding in itself is your event as a bride. Opo. Alright? Opo. Okay. So, pag hindi mo nagamit pa rin sa kanya yun, ate, are you willing to compromise? Actually, gabi-gabi ko nga yun eh. Pinagdadasal. Hanggang ngayon kasi hindi mo. Tumating na nga ako sa point na sinabi ko sa kanya. Ano ba talaga? Kasi parang pinapahaba natin yung panahon na magkasama tayo na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Erica, layuan natin yung topic mo ngayong gabi, ha? Opo. Your wedding is actually a one day of your lifetime existing together. I'm sorry, but it will not define how you're going to prosper after the wedding. Mind you, I will tell you this. A lot of people you're going to see in your wedding day, you're only going to see them on that day. You might not see them again in your lifetime ahead. All right? So you might want to consider that. Baka hindi mo kinukonsider yan. Marami dyan. Ate, if you're only, as I, you know, I know people who only went to yung mga bonggan celebration, went for that because they want to show people that, hey, I'm marrying today. Hindi naman po. Kasi gusto ko exclusive din yung wedding. I'm glad. Alright. You tell me, Erica, which do you prefer? This is a tricky question, huh? Which do you prefer? Maybe hindi ka pa natanong nito. And I want you to pause before you answer me. Okay? Uncle. Which do you prefer? The wedding or the marriage?
Ang ganda ng tanong ko, no? Pang Miss Universe. Pang ano na? Pang Miss Universe, no? Hindi, dapat nabawa ka naman, Erica, pa, pambihira. Wow! Maglo-lawyer na ako! I even surprised myself. Like, oh my God, I'm so surprised. Sabihin mo lang po sa akin kay Popush ngayon na papayaran kita ng materials. I mean, matuto, which would you prefer more? The wedding or the marriage? The wedding itself is once in a lifetime. Ate, pakilakas. Yung wedding po is once in a lifetime. Yep. But the marriage is the lifetime. The lifetime. Tama ka doon. The wedding is once in a lifetime. Actually, hindi ko naniniwala once in a lifetime yan. You can marry again. I can marry again if I want to. Di ba? Especially din pending divorce. Di ba? Oh, antay ko nga eh. Di ba? So it's not really true, ate. I mean, you say it's once in a lifetime, and congratulations to you because that's within the knowledge that you are not going to separate. Tama? Opo. Yeah, at least for him, the wedding's once in a lifetime. And tama ka naman. Sige, let's take your argument for that. But the marriage is the lifetime. Kasi yung sinasabi mo na parang ano eh, pag tinuloy ko yung gusto ko, baka magkaroon ka ng what if pagdating ng araw. Halimbawa, ano yung what if na yun? Halimbawa? So, why? Pag pinagbigyan ko siya na, kasi okay sa kanya yung civil eh. Okay sa kanya yung sa church niya. So, wala siyang, for me, wala siyang isa-sacrifice for that. Kasi okay sa kanya yun. So, let me stop you there. Meron ka maitim na budhi sa part na yan. Ay, lumalabas ha. Teka, kasi pamalo ko niya. You see? You know where I'm going here, right? Yeah. Why would I have to sacrifice something and you won't? Is love really vindictive, ate? Hindi. Kasi po, ano ko nga, like for example, I said earlier na, ako, I'm willing to have my wedding outside the Catholic Church. So, yun na yung ninenegotiate ko sa kanya. So, parang ang ano ko na lang sa kanya, ang ibigay mo na lang sa akin is to have our wedding solemnized by a priest. So, parang ang ano ko is... Huwag mo gamitin yung word na solemnized natin kasi sa'yo lang yun. Ay, sorry po. Kasi yun ang nasa civil, nasa family code natin, sorry. So, sa'yo lang yun. Diba? You know, solemn, ate, is actually our impression of how things are done in accordance to our emotion. Tama? Tama? Opo. And it's also used in the family code. That's why I'm also using it here. So, technically, ang tawag nila doon is solemnized. Sige, baka ma-epal lang talaga ako. Sorry. Pero, but nakukuha mo yung pinupunto ko, di ba? Opo. Kasi pwedeng sa'yo solemn yun, sa kanya torture yun. Opo. Because that's against what he wants. So, parang ang ano ko, inaano ko na, hindi naman sa may itimang budhi ko, pero, sabi ko may. Sorry, may itim akong budhi. May maitim sa budhi mo, hindi ko sinabi maitim yung buho. may maitim ako sa budhi ko. Pero ang ano ko lang kasi is, yun nga, in-negotiate namin. Kumbaga, let's come into terms. Opo. Let's meet halfway. Opo, ganun. Okay. Well, ate, hindi mo ako pinapakasalan mo, so I cannot answer for that. Maybe I can... Ang akin lang dito is that... is that you want to marry the guy? Opo. You know, some people wouldn't care how it's done. They just want to marry someone.
that they love. They wouldn't care, di ba, if the world will be there to celebrate it with them. They just want to know that they do want to submit themselves in the process of marrying someone. Some people, di ba? Some people wouldn't even care if they're wearing a brand new gown. Some people wouldn't even care having a ring on their fingers. After all, commitment is by heart. These are temporal, no? Opo. Ano to yung mga temporary matters to mga to. Again, ganito na lang gawin natin. Ano? You called my show. Ayoko matapos tong gabi na to na pag after mo tawag dito, imbis na nalinawan ka, naguluhan ka lalo. Baka sabi mo, hayop na DJ ito. Imbis na mayroon ako maisagot, gumulo lalo utak ko. Hindi naman po. Kasi alam mo, Papa Jackson, idol na idol ka talaga niya. Siguro 2 years ago, pinuntahan ka niya sa previous station mo. Kasi ganun ka niya ka-idol. So I think he would also listen to you. Like you. Oh my God. So I need to say something. Yes. Sinabi ko na kanina, ate, yung proposal kanya yun. I mean, if you're going to look at it dun sa aspetong yan, dapat ate, mas malaki ang wiggle room mo dito. Okay. Planning the wedding. Kasi yung part that's intended for him, the proposal part, kanya yun eh. Wala kang pinakialaman dun eh. Tama? Okay. Kasi yun naman talaga nature ng proposal. It should be and must be surprised for the girl. Tama? Opo. But then again, wala kang say dun. Opo. Alright? So, sana dito man lang, ate, mag-compromise siya sa'yo. I wish to give you, ate, what you want for the wedding. Kung ako lang, di ba, if I can only decide for the two of you, I would go ahead and, di ba, maganda naman yung ano mo, di ba? So, let's do a garden wedding. Di ba? Let's do a wedding sa gymnasium, sa Cuneta Astrodome. Di ba? And let be solemnized by a priest. Di ba? Okay. Paano pagkilingin niya sa'yo, okay, sige, let's do wedding number one and wedding number two. Kumbaga, dalawang wedding. Yung wedding na gusto mo, tsaka wedding na gusto ko. You okay with that? Kung may pera. Good. That's a good answer. Kung may pera. Kasi ayokong siya lang na sumagot ng lahat. Siyempre, ako gusto kong happy kaming dalawa. So, kung alam ko na ito lang yung kaya ng budget ko, then we couldn't be able to do 2 weddings. Only one. And the first time is always the most memorable one. Pakilakas. The first one is always the most memorable one. All right. So, siya ba first boyfriend mo? Hindi naman. Okay. I will just use your words, diba? To ask your questions. Hindi, I mean, kasi... Wait. Siya first boyfriend mo? Oo, sige na. Tama ka na dyan. So, ibig sabihin, yung statement mo, the first one is always the memorable one. It's not always true. Sa wedding. Wala ka sinabi sa wedding kanina. Siyempre, we are talking about the wedding. Not the first boyfriend or what? Hindi, di ba yung statement mo, the first one. So, it's not always true, ate. Di ba? Oo. Oh. Okay. Oh. Halimbawa, pwede na talaga mag-abogado, ano? Halimbawa, ate, oh, sige, let's talk about wedding. Halimbawa, unang kasal nyo, tapos, kasi para masunod ka, nagpakasal kayo ng pangalawa. Sa pangalawa, umatenda ko, magdala ko elepante, ano mas memorable? Sagot. Pangalawa ko aatenda, magdala ko elepante tsaka giraffe, ano mas memorable? O, sige na, yung may presents mo na. Hindi, yung elepante! Eh, mas mahalaga ka na isa sa elepante, no? I like, alam mo, natutuwa ko kasi talino mo kausap, and I like it. Hindi
Nandala kayo pa, at saka Jerome, at saka Hippopotamus. And then after 6 months, tatanungin kita, Eric, ano mas memorable? Yung may mga hayop na dumating o yung unang wedding? Alala ko tuloy yung joke. Paano magkakasya ang elepante sa ref ng tatlong step? Di ba? Buksan mo yung ref. Pasok mo yung elepante, saram mo yung ref. Ang sige na. Ay, nako. Well, hindi ko alam kung iiyak ba ako sa sawa. Well, ako, ganito na. I'm all for that. Yung gusto mo na. Sige na, let's do the, if you don't want at the institution, sabi mo sa boyfriend mo, if you don't want the institution, the church, diba, to be the reception of our wedding, let's go to a garden. Diba? O yun na yung, diba? Yun na yung, bar, yun na yung, ano, yung sacrifice ko, yun na yung, compromise ko. Now, ang trade-off ko naman, hayaan mo ma-solemnize yung kasal natin na isang pare. I hope he agrees with that. Because that's okay. That's okay. After all, he's marrying someone, di ba? That's worth all the sacrifices in the world. Am I right? Opo. All right. Kailangan maniwala ka doon natin that you are worth every sacrifice and compromise. Kasi kung di siya naniniwala dyan, why would he marry you in the first place? Kasi na masyado akong na-trauma nung bago pa lang kaming mag-umpisa, nang sinabi niya sa akin na yung regarding sa religion nga na ganyan, yung pag-uusap na, na napag-usapan namin yan before. And he answered to me na hindi ko pwedeng i-sacrifice yung pagkakasala ko ng ganyan. Dahil nga, pag ako, gumawa ako ng, parang ano niya, kung hindi ikaw ang binigay sa akin ni God, tatanggapin ko. Yung parang ganun. So parang, ang ano sa akin nun, is na-trauma ako na baka sukuan niya ako kapag hindi ko inano yung, ano. I don't think you should be measured by that. I'm sorry, yeah. I will have a statement for that. Can I? Apo. I don't think you can use your faith and religion to be that cruel to someone you love. I think that's stupid. If anything, your religion should bring out the best and the holy in you. Am I right? Apo. I'm not big with faith. Hindi ako ating ma-faith, ano? Oh, I just intend to be a good person to other people every day. So, baka sabihin niyo, wala kang karapatan mag-ganyan, di ka naman religious. Yeah, but you know, ang morality is not always based with our religion. Tama ba ako? Opo. Nagloloka, alam mo yan. Morality is always based with the normality, and normality is always based with acceptable culture. Opo. Sociology 101. Galing ko sa part na yun. All right, ate. I don't think when he said that, that's wise. All right? If he really loves you, ate, he should decide to be with you no matter what the cost is. But on the other hand, that's one time and one statement out of 7 years we've been together. You shouldn't judge the person because of one statement he made 3 years ago. Kasi after that po, recently lang nagkausap kami. He even cried to me. Nasabi niya, if I made this one mistake na pinagkakaingat-ingatan ko na hindi ako magkasala sa kanya, tapos ginawa ko to na isang pagkakasalabak, tapos sasabihin ko na okay lang yan, hingi na lang ako ng patawad, baka sa susunod gumawa ulit ako ng kasalanan kasi naiisipin ko, pwede naman pala akong magkasala tapos hindi na lang ako ng patawad. I don't like to rebut that. Wala akong rebuttal dyan sa sinabi niyang yan. Because if I agree or disagree with that, I might also be confirming or, you know, debunking a belief, ate. So, no comment ako sa part na yan. Opo. Pag hindi tayo on air, I have a statement. Opo. So, di ba? Oo. Kasi pag sinabi kong no, I disagree sa kanya, ate, I will be debunking the yung kanilang beliefs. Tama? Opo. So if I say I agree then, so it's the opposite. So, no comment ako sa part na yan. But if he really loves you, ganda na,
ang bottom line nito, ate, is that you love for each other. No matter what your religion is and your, ano, diba, and your beliefs are. No matter what your religion and his religions will be and are right now and what ano man ang inyong beliefs, ate, the bottom line is that you and him should be willing to set aside personal interest, make sacrifices, go the extra mile, exert extra effort. You deserve that, lalo na ikaw. Alright? Pasensya na mga pangga na may nag-comment dito. Ano? Para sa akin, being religious is different from faith or being spiritual. Yeah. Very true, Connie. Very true. Ang tatalino ng mga commenters natin ngayon. Pakilakas. Ang tatalino po ng mga nagko-comment. Opo, nag-get ko po yung point niyo. And the same thing goes to, di ba, applies to you, ate. Opo. Is he worth every sacrifice that you can make? Is he worth going the extra mile? Is he worth the extra effort? Then it shouldn't be a problem. May nag-comment dito, you need to be super religious to have faith. That's not true at all. That's not true at all. May super pa talaga. Parang major, major. Okay, narek na niya. You don't need pala. Okay, gets ko na. Okay, ayan na, tama ka na. Yung bilis mag-correct. Hindi, baka kasi ganyan din ako kulang minsan eh. Ako, na ano, upo sa kanya. Open-minded naman po. Sana, open-minded ka? Alika, mag-networking tayo dali. Mabago ko yung products eh. May bago yung product. Alright, ganyan tayo. Nabalikan ko yung problema mo. Ano? I will not be the one to decide whether how you're going to do the wedding. Kasi, after all, kayong tao ang papa. Kayong dalawang tao ang papakasal. Ano? You should actually marry each other in your most comfortable atmosphere. Diba? Kung ano man ang pleasing sa inyong dalawa na ceremony, gawin ninyo. But then again, your setup would need someone or maybe the two of you to sacrifice certain beliefs, diba, to bend some rules, diba, to go, diba, kasi it will be stupid dati na if in case, worst comes to worst dati, hindi matuloy ito dahil sa religion ninyo tsaka sa mga beliefs ninyo, you've known that this is, diba, ito yung mga beliefs ninyo, day one pa lang. Diba, kung ito yung magiging dahilan para hindi matuloy ito, you've spent 7 years of your life being stupid about it. And that's not okay. Hindi po siya okay. And remember, the wedding is one day of your lifetime. And the marriage is a lifetime. Opo. Alright? Opo. Kung nakanta ba siya? Idikit mo sa labi mo yung telepono. Po, dedicate ko sa kanya. Hindi, idikit mo sa labi yung telepono. Ay, sorry po. Nandiyan ba siya ngayon? Opo. May sakit po kasi ako eh. Oo, sabi ko yan. Ay! Teka ka. Gusto mo po ba? Oo. Wait lang po. Lumabas po kasi ako ng nag-stay po ako sa loob ng kotse kasi baka ako makita niya ako umiiyak. So nakikinig siya? Ito po. Pwede ibibigay ko. Ayaw po niya umiiyak. Umiiyak po. Kasi actually yun po ang greatest fear ko din. Yung baka kapag hindi kami nakapag-compromise, baka hindi matuloy lahat. So, kaya yun. Siguro, hindi masarap masyado akong desperate, pero gusto ko kasi makuha yung din yung advice mo po dahil
for me, ikaw po ang pinakang talagang makakapagbigay ng Well, thank you for that. That's not true, but thank you. Thank you. Ganito, ano? Closing spiel ang tawag dito. Apo. Tapos nahirapan kasi ako sa'yo, kaya after to, uuwi na ako. Medyo nagamit lahat ng neurons ko ngayon. Anyways, Erica? Apo. I will be a bit historical. Ano? I do not think whoever started your religion and its religion noong unang panahon natin, diba, kung sino man yung proponents na nauna kung bakit natatag ang simbahan na kinabibilangan mo at simbahan ang kinabibilangan niya, I do not think they have this in mind. That the religion they're trying to put up or they've put up at him, the faith-based religion they've put up will be a reason for two people to be separated. I think that's the furthest thing on their minds. And I hope you agree. If anything, your religion shouldn't be the reason why you have this problem. This is not the intention of any religion. Okay. Do you agree with me? Okay. It's supposed to bring people closer to each other. There has to be a certain way. There has to be a certain compromise. There has to be an accepted leeway for this to happen. Okay. Kung ano man yun, hindi ko alam. But I'm sure that the two of you can find the common ground. If you're going to sacrifice, then he needs to at least render some sacrifices and compromise to make this happen. If he believes that you are worth every effort that he's going to make. And I hope you are. I hope you are. All right? Balita mo ako pag kakasal na kayo, ha? Ikaw na po yung host. Oh, tsaka may wedding band ako, so package na. Yan po ba yung bago mong business? Matagal na to. Okay. I only host wedding kapag kinuha mo rin yung banda ko. Pero hindi ako yung singer doon, may singer kami. Kasi alam mo, pag nag-usap ko ng wedding ate, ang problema, okay. If I go there alone and I don't know anybody, I don't know the band, I don't know anyone, it's sad. Hosting a wedding. Kasi pag nag-host ka ng wedding, yung mga ninong at ninang, sila ang pinakamalapit sa stage. Tama? Apo. Masusungit tignan. Kasi pag sila galing simba, di ba? They're just quiet and they're just sitting down there. Di ba? Like, oh, today we are, di ba, we are parents of, di ba, of this newlywed couple. So, we're serious, no? Tama ako mali. So, pag host ka, that's a bit intimidating. So I only host wedding pag ang band ng kinuha mo ay yung Birth of July na kasama ko. Na band. Ano po anong pangalan? Sorry? Birth of July. Sige po. All right. Birth of July. Mm. I-search ko po 'yan. Well, pwede mo akong i-PM kung gusto mo kasi ako manager nila. Okay po. All right. Apo. Alright. Well, balitaan mo ako ha kung anong pakakalabasan ng away nyo ngayong gabi. Kasi feeling ko may nagbabadyang away. Salamat sa pagtawag. Thank you po. Good night. Si Erica, mga bangga.